Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa bawat isang kapatiran kay Abayawa. At tayo po ngayon ay November 30, 2020. Tayo po ay live sa YouTube. At kasama natin po natin si Brad Edmundo Umali. Ayan, magandang gabi sa lahat. Purihin si Abayawa. Sister Reverenda Shirley, magandang hapon po. Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa. Sister Gina Makoko, magandang hapon po mga kapatid sa Assembly of Yahawa. Isang pinagpalang hapon sa atin lahat na muli. Tayong magsama-sama sa live, purihin po ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Na si Abayawa, ayan, sabi ni Sister Gina Makoko. Milyang mali, kapurihan, kalwalatian, karangalan at pasalapat magpakailanman. Tangi lamang sa nag-iisang Almighty Elohim na si Abayawa, mapagpalang pagsasalo. Salo sa kapulungan, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Yeah. 5:46 p.m. Meron na po tayong pito na mga unknown viewers. Yan. At tatlo po yung ating thumbs up. Doon po sa GC. Naroon po si Sister Lolita Corsiga. Ayan. Si Sister Jean Quindo Berti Lopez. Ayan. Si Brad Emiliano Umali. Si Brad Melchor Pasis. Si Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Rodelio Nava, Brad Basti Juarez, Sister Lore Calderon, Brad Alex Algado, Carlo Kroll, at si Sister Shirley Riberisa, at ganun din si Sister Cristina Lawag Juarez. Yun po ang mga kapatid na naandun po sa ating GC. Sister Jinky Berte, isang pagpalang hapon po sa lahat ng kapatiran at sa iyo din, Brad Eman. At ganun din si Brad Ezekiel Umali, magandang gabi po sa lahat ng kapatiran kay Abayawa. Ang paksa po natin ngayon ay yung pong nakalagay doon sa Hebreo 2.15, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pag-aalipin sa buong buhay nila. Dalawa po itong ating bibigyan ng pansin. Yung pong tanong ni Brad Ball at saka yung tanong ni, yung sabi ni Sister Jean Berte, Brad, pwede po ba nating paksain sa susunod mong live regarding po doon sa 666 at saka yung lumalabas, mga lumalabas na regarding po doon sa 666 Illuminati. Ayan. At pati si Bill Gates ay nasama na rito. Ang nakalagay po ay ganito, si Bill Gates, lahat ang punot dulo ng COVID virus na iyan, pastora. Pinorward lang po ito, ha? Ito ang bibigyan natin ng pansin, oh. Kasi siya ay Illuminati. Siya ang gumawa ng COVID virus at dinala sa China, tapos pag kumalat na sa buong mundo, siya din ang maglalabas ng vaccine panlaban sa virus. Planado na nila ang lahat. Ito na ata nakasulat sa Revelation eh. Nag-quote pa ng kasulatan. Sumagot, oo, ayan na. Ayan. Ito po yung ating mga... Yan ang pinapasa sa Congress dito. Malapit na nilang ilabas ang vaccine dito na may microchip
Huwag kayong magpabaksin pag lumabas na yan sa Pinas. Kasi ibang klaseng needles ang gagamitin, yung tulad sa Europe, na microchip na. Inform mo lahat ang taong mahal mo sa buhay, hindi na biro itong nangyayari, itong virus, ang way nila para ma-implement ang microchip. Ito ay mga palitan ng mga pag-uusap regarding do sa microchip. Meron pa ditong HR666. Pastora, wag na kayong maniwala sa COVID na yan. Yang mga mass testing na yan, hindi yan totoo. Automatic positive agad sa COVID pag tinest nila. Pag tinest kahit wala namang sakit. Brother Ramon Recto, magandang gabi po. Sister Christina Juarez, good PM po, Bro Eman. Ganun din po sa mga kapatid sa lahat. So, binabasa ko lang po yung ipinorward ni Sister Jean Berte regarding po doon sa 666. Actually, meron na po tayo yung video nito, yung 666. Ano? Na ang tinutukoy, lahat po ng tao to. Hindi isang tao lamang, ano? Lahat ng testing kits galing dito sa US at positive na agad, Kaya mga tao dito hindi naniniwala sa numbers na may COVID dito. Pakana nila talaga, sasabihin lang virus, pero yun na ang gagawin nila. Oo, yung Dr. Fauci, dito na nagsabing may baksina para sa COVID kasabot. Siya ni Bill Gates. Melchor Pasis, magandang gabi po, Brad Eman. At sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahawa, purihin na ang banal na pangalan ni Abba Yahawa. Pag nag-mandatory na yan dito, magkakaroon ng war dito sa US kasi madaming against sa mandatory. Tapos sa Canada, sa pilitan ng pumupunta sa bahay para pilitin ang mga tao na magpa-test ng COVID. Pag nangyari dito lahat ng bansa, susunod na. Sana manaig pa rin ang human rights, pero mangyayari talaga yan kahit na anong natitira. Palagay ko itong mga nag-uusap na ito, mga hindi mananampalataya. Ayan, Sister Jean Berte, gaya nga ng request mo, talakayin natin ito. No? Ito ang mga nag-uusap na ito, dito sa, actually, naandun po ito dun sa ating GC kahapon eh. Ngayon, piniem rin sa akin ni Sister Jean Berte, itong aking binabasa ngayon. At ito mga nag-uusap po dito, puro mga hindi mananampalataya. Para bang takot na takot sila kung ano man ang pwedeng mangyari dito sa mundong to. Kaya sabi ko nga, ito ay pag-uusap ng mga taong hindi mananampalataya, walang abayahawa doon sa kanilang mga buhay. Brad Nel Umali, magandang hapon po sa mga kapatid kay Abayahawa. Miliano Umali Jr., yan ang hallucination ng mga Pentecostal born again. Galing nilang gumawa ng kwento, pinipilit ng iugnay yung istoryahin nila niyan. Dahil sa aral nilang second coming, pati tribulation. Yan yung mga di umano ay malapit na ang wika, yung rapture, ayan, second coming, tribulation, tapos ang kukunin yung Mateo 24 na matagal lang nangyari nung unang siglo pa. Kumbaga, panis na. Ano? 554. Lolita Corsiga, magandang gabi po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga kapatid sa kapulungan, maging sa mga nanonood, purihin at pasalamatan si Abba Yahawa, ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat. Tapos, bago natin na Teka, meron pang isa na nahuli daw siya sa si Brad Bibigyan din natin to ng matabunan na.
Ayan. Ito ay text ni Brad Valentino. Ayan. Brad, hindi umabot tanong ko, ask ko lang para saan yung mga naghandog ng ipinanganak si Yahawashi, para saan daw? Sister Rajin Quiberte, nirequest ko po ito, Brad Eman, dahil gusto kong i-share ang paksan ito sa nag-share nito at kalooban ni Abay Hawa na maunawa nila ang ibig sabihin ng 666. So, yan o ang ating bibigyan ng pansin. Dalawa, si Brad Bal Valentino, yun daw, ask ko lang para saan yung mga naghandog ng ipinanganak si Yahawashi. Yan yung nasa 2:11 ho ng Mateo. Basahin ko ha. Teka, 5:56 na ating oras. 18 na yung ating viewers, 6 ang ating thumbs up. At lobin po ni Abayahawa sa makakapanood nitong video ito ay yun nga, yun lagi po ang ating naisin na buksan sila ni Abayahawa ng pangunawa. Lobin niya. Kasi siya lahat po eh. Wala ho magagawa ang tao eh. Siya lahat. Ang nakalagay ko doon sa Mateo 2:11 at nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Ang tanong ni Brad Ball, para saan? Para saan yung mga naghandog ng ipinanganak si Yahawashi? O para doon sa katugunan, no? Brad Ball. Dosto na siyong ating binasa, no? So makita natin, doon sa dosi, wala na. Ibig sabihin, o hindi tayo maglalagay ho ng paliwanag. Pero, tingnan natin ho, bakit ba may ginto at kamangyan at mira ang bandaylan? Sabi nga natin, kasi tinatanong ni Brad Ball ay para saan yung mga naghandog ng ipinanganak si Yahawashi? Para saan? Alin yung ginto, kamangyan at mira? Yun lang bibigyan natin, no, ha? Para saan yung mga naghandog ng ipinanganak siya? So wala nakaletra, ha? Kung para saan yan. Baka mamaya, alam nyo na, yung iba, nakaabang lang yan. So hindi tayo magbibigay ng ating sariling konklusyon. Hayaan natin yung kasulatan. O halimbawa, katulad ng salitang ginto o yung kamangyan, ano ba ang ginagawa niyan? Yung mira, ano ba ginagawa niya? Shirley Abrera, magandang gabi po o magandang gabi sa lahat ng kapatid kay Abayawa. 5:58, saktuin na natin na alas 6. Ayan, dun sa ating mga kapatid. Habang naghihintay tayo, Brad Ricardo Quaresma, magandang gabi ho. Brad Eman, sa mga kapatid ng kay Abayawa, purihin at pasalamatan ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Kasi ayoko rin naman ho na ayan, kasama na rin po natin ang ating kapatid mula sa Japan. Brad Alberto Palado, purihin, pasalamatan at mahalin natin ang nag-iisang tunay na Elohim na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa lahat ng nasa kapulungan ni Abayawa. Alam niyo po ang yung mga reliyon ay siyempre naghahanap yan ng mabubutasan ka. Tayo naman nakasalalay dun sa kasulatan. Di ba, katulad nung sinasabi nga ni Bad Eli na di umano yung daw Pilipinas nasa Biblia.
Ngayon, pag pinahanap mo sa kanya, sasabihin niya yung mga pulo, Pilipinas daw yun. Sala. Hindi ko mo mga pulo, Pilipinas na. So magdadagdag ka ngayon. Pagka yung bagay na yon pinanindigan mo na yung mga pulo doon ay Pilipinas, dagdag yan. So lalabas kang sinumaling. Diba? So ang tanong ni Brad Ball, ulitin ko, para saan yung mga naghandog? Ask ko lang, para saan yung mga naghandog ng ipinanganak si Yahweh? Para saan? So, para saan yung mga naghandog? Para saan yung mga naghandog ng ipanganak? Medyo pa pa yung ano ni Brad yung tanong mo. Pero, ayan si Brad Balakino. Bro, Brad Balakino, pakiano mo nga yung tanong, yung kahapon mong tanong. Kasi nakalagay dito, ask ko lang, para saan yung mga naghandog? Alin ba yung dinto, kamangyan, mira? Yun ba ang ibig mong tukuyin dito? Ayan, kasama rin po natin, Sister Rose Libandoho. Shalom po mga kapatid. Purihin siya bayahawa sa kabutihan niya sa atin at kumusta sa lahat ng mga unknown viewer. Naway mabuksan din ang inyong pangunawa. We love you all. Sister Chris Junker, isang napakagandang araw na naman ang ipinagkaloob sa atin. Purihin natin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Muli, binabati ko ng mapagpalang araw ang lahat kong mga kapatid. Ayan, medyo naputol yung pa ni Sister Chris Junker. Balakino, good day to all brethren of Assembly of Yahweh and also to Bro Emmanuel. Edison Gonzalez, oper ang Pilipinas. Oo, talaga. Mr. Edison Gonzalez, bigyan mo nga ako ng isang talata na iyang Pilipinas ay oper. Isa lang ha. Talata ha. Huwag yung sarili mong opinion ha. Ayan. Ayan, pagbibigyan kita. Edison Gonzalez. O, pagbibigyan kita, sige. Bigyan mo ko ng isang talata ng oper ay Pilipinas. Isa lang. Hindi na dalawa, isa lang. Kasi pag hindi mo ako nabigyan ng talata na ang Pilipinas ay oper, lalabas, magsisinungaling ka. Diba? So pagka ikaw ay nagsinungaling, kalaban mo si Abay Hawa. Diba? Brad Fortunato Juarez, magandang gabi kay Abay Hawa at sa kapatiran kay Abay Hawa at sa iyo. Salamat. So magandang umaga, tanghali, hapon gabi sa lahat ng mga kapatid at sa lahat ng inaabot ng YouTube live na ito. Ayan. Tapos. Sabi ni Edison Gonzalez, panoorin mo OHC, papaliwanag sa iyo. Eh, tinatanong ko na nga si OHC, hindi nga niya mabigay yung talata eh. Ano yan? Yan ay hearsay. Walang base. Pag sinabi nyo na ang Pilipinas oper, lagay nyo na kaagad ng talata para maging makatotohanan. Kasi magsisinungaling lang kayo eh. Ayan. O, ipaabot mo na rin kayo eh, si Mr. Edison Gonzalez. Ayan. Brad Balakino, Bro Emmanuel, para saan yun mga inihandog kay Yahweh nung siya isinilang o nagkatawang tao? Salamat. So, ayan, maliwanag na. Yung mga inihandog, yung ginto, kamangyan, at saka nira. Para saan? So, naturalmente ang ginto, sabi nga, itulad ng kaugalian para sa mga pagbisita sa hari, ang mga pantas ay dumating na nagdadala ng mga mahalagang regalong inilaan upang igalang ang bagong silang. Alam naman natin na si Yahweh siya ay isang hari. So, yung ginto ay isang mahalagang kalakal sa sinaunang mundo, ancient world. Kabilang sa mga uri ng mga pag-aari na nakalista sa kasulatan, halimbawa, mga mahalagang metal, hayop, alipin, mga batong pangalahas, at iba pa. Ang akumulasyon ng ginto ay isa sa mga pangunahing hakbang sa yaman. So pagka ikaw ay may ginto, yaman yan. Pertintunan ng Genesis. Ito ha, ang tanong ni Brad Ball Aquino is
para saan? So, wala namang nakalagay specific. Kaya lang, ang binibigyan natin ng pansin dito, yung salitang ginto, kamangyan, at saka yung mira. Ano ba ang naging papel nito sa kasulatan? 13:2. At nakisama. Teka. At si Abraham ay totoong mayaman sa hayop, sa pila, at sa ginto. At doon din sa 2:8 ng Ecclesiastes, si Solomon. Ayan. Halimbawa, katulad noong sa unang hari, Jesus, nang bisitahin ng Queen of Sheba, si Haring Solomon, na nagdadala ng maraming dami ng ginto bilang regalo sa pamagitan ng pagdadala ng regalong ginto. Ipinakita ng mga pantas ang itinuturing nilang isang hari. Isa yun. Di ba? Bilang katagdagan sa pagbibigay diin sa pag-ahari ni Yahawashay, ang ilan ay nabanggit ng regalong gintong kalakihan ay pinasasalamatan ng isa pang aspeto ng ministeryo ni Yahawashay. Yung frankincense na tinatawag, ang frankincense ay isang mabangong gum, resin, na malawak ang ginagamit pa rin sa mga bahagi sa gitnang silangan at Aprika ngayon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-scrape ng bark o yung balat ng mga katutubong species ng mga puno at pagkatapos ay pag-ani ng mga kwintas ng dagta pagkatapos nilang matuyo. Kapag sinunog bilang insenso, ayan, lumilika ito ng isang malakas at magandang aroma sa sinaunang malapit sa silanganan. Pinipigilan o yung kamangyan, ginagamit din pala ito sa tinatawag na air freshener. Kasi nga mabango eh. Ayan. Ang pagsunog ng kamangyan ay malapit na naugnay sa seremonyal ng pagsamba kay Aba Yahawa. At yun ay iniregalo o kasama rin doon sa regalo ng mga pantas. Lumalabas na yung ginto, so yaman, and then yung kamangyan ay sinusunog sa seremonya ng pagsamba kay Aba Yahawa. So bilang si Aba Yahawa ay nakitulad sa tao, so pinahihiwatig ito na yun ay isang pag-angkin bilang siya ay Diyos. Ayan. Yun namang mira. Ang mira ay isang mabangong pampalasa na nagmumula sa katas ng isang punong katutubo malapit sa silanganan. Tulad ng kamangyan, maaari itong magamit bilang insenso. Ngunit sa sinaunang mundo, meron din itong mas malawak na paggamit bilang isang pabango. Ito yung kakaiba. So nauna, ginto, then kamangyan, ito yung mira. Saan ginagamit ito? Ito'y ginagamit bilang isang pabango, langis na pamahid, dinadagdagan bilang isang gamot na pampaluso. Ayan. Ang mira ay isang pangunahing sangkap sa paghahanda sa bangkay para ilibing. 1939-40 ng Mateo. Kompleto, ano? 1939-40. At kaya. 1. At naparoon naman si Nicodemo, yung naparoon ang una sa kanya ng gabi na may dalang isang pinaghalong mira at mga aloy na may 100 libra
Kinuha nga nila ang bangkay ni Yahawashay at binalot nila ng mga kayong lino na may pabango ayong sa kaugalian ng mga Udyo sa paglilibing. Ayan. Marahil ay inilaan ng mga pantas ang regalong ito bilang isang indikasyon sa pagiging tao ni Yahawashay o ni Abayahawa at kung at ang paraan kung saan niya ililigtas ang mga tao. Ayan. Ibig sabihin, siya ay mamamatay para sa kanila. 53:5 ng Isaias. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, sa pamamagitan ng kanyang latay ay nagsigaling tayo. So, ginto, kamangyan, mira. Ayun. Kompleto na. Brad the Ball. Ayan. Oh, ang dami na palang sabi ni Edison Gonzalez, panoorin mo kay Etsy. Ah, papaliwanag sa iyo. Bakit hindi mo, bakit si Etsy? Anong kinalalaman ni Etsy? Ibig sabihin, hindi ka makatayo doon sa sarili mong paa. Kinakailangan karay-karayin mo yung si OHC na hindi nga nagpapakita eh. O, diba? Brad Edison Gonzalez, pagka ganyan, halimbawa, sabi mo na yung Pilipinas, okay, dapat meron kanyang pang-pantindi. Kaya katulad niyan. Eh, nasa YouTube live tayo, ang dami makakapanood niyan. At sabi ko nga, isang talata lamang, bigyan mo ako ng isang talata na ang Pilipinas ay offer. Isa lang. O ngayon, ang sabi mo, panoorin mo si OHC. Eh kahit si OHC nga, hindi makapagpalutang ng isang talata. Eh. Ha? Ayan. Milano Mali, thank you Edison Gonzalez sa pagsilip sa maliit na channel nito. Chris Junker, lahat ng aking mga kapatid, gayon din sa Ibrahim Eman, gayon din na rin sa lahat na manonood at sumusubaybay po rin sa Bayawa. Rose Libando, may sumabi. Si Miss Tirian o galamay niya. Abra Darald Makoko, magandang gabi sa lahat ng kapatiran kay Bayawa at sa iyo din, Brad Eman. Magandang gabi, Brad Arnold Makoko. Sister Jean Quiberte, Edison Gonzalez, huwag po kayong gumawa ng istorya. Magbigay ka ng talata para po kayo para kayo ay paniwalaan namin, kawawa naman kayo, naniniwala kayo sa isang tao, kahit mukha ay di ninyo nakikita, gumising na po kayo sa katotohanan. Randiliano, maganda nga po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa. Brad Edison Gonzalez, pakitanong mo kay OHC kung saan sa kasulatan mababasa ang offer ay Pilipinas. Pag di ka nasagot base sa kasulatan, mag-isip ka na at baka nabiktima ka ng kwentong barbero ni OHC. Ayan, katulad niyan, Mr. Brad Edison Gonzalez, ayan, nakita niyo, oh, isang tanong lang yan. Ibig sabihin, iyong itinanong sa iyo, hindi mo pala kayang tindigan na ang Pilipinas ay offer. So, doon pa lamang makikita niyo na kaagad na yung inyong samahan na yan ay talagang isang samahan ng kasinungalingan sapagkat base doon sa Kawikaan 36, eh, nagdagdag ka, masusundan kang sinungaling. Ha? Yan sana ay maging aral sa inyo na huwag kayong basta-basta magpapaniwala. Ha? Doon sa kay Mr. Narrator, tingnan nyo, hindi nyo nga nakikilala yan. Eh. Pag mumukha yan, hindi nyo nga nakikilala. Napaniwala kayo doon sa kanyang magagandang talumpati. Ano? O, eh, siguro naman, Mr. Edison Gonzalez, nakapag-aral ka. Ha? Kahit pa paano. Kasi nakapag-type ka eh. Maganda yung panang-type mo. Eh. Yeah. Brad Balakino, salamat kay Bayahawa at sa iyo, Brad. Hindi gaya ng turo ng Katoliko na ibig sabihin ay panahon ng bigay. Ah,
Doon pala. Wala, walang pinalalaman. O ito yung December 25 nila dyan sa Kapanganakan nung nakitulad siya sa tao. Wala, walang pinalalaman. Kasi sa Katoliko, ayan ha, sa Katoliko kasi, bigayan, di ba? Nagbigay ako, bibigyan mo rin ako. Samantalang dito, yung mga pantas, sila. Oh. Kasi pwede nga yung ginto maging gamit nila kasi ano sila eh, maglalakbay eh. Di ba? Oh. So malamang ginamit upang matulungan ang pamilya na makatakas sa ibang bansa. Di ba? Doon sa 2:13. Sinabi sa atin ni Mateo, nakaagad na umalis ang mga pantas. Isang anghel ng Panginoon ang dumating upang bigyan ng babala si Jose sa galit ni Herodes. 2:13 ng Mateo. So inatasan si Jose na sumilong sa Egypt. Isang paglalakbay na higit 100 milya para sa isang pamilya ng mapagpakumbaba ang pamaraan. Ang isang paglalakbay na may ganitong layo ay mahirap na hilahin bagamat wala tayong talaan ng ganyan. At maaring tustusan ng pagpunta ng pamilya patungong Egypt. So ano lang yun ha? Hindi natin sinasabi sapagkat wala ng letra eh. So ang tinanong lang naman ni Brad Balakino, para saan? Ayun. Aha. So sa Katoliko, pag sumapit ng December, bigayan, di ba? Exchange gift, kumbaga. Magbibigay ako, yung binigyan ko, magbibigay. Sala, dito kasi sa ating binasa, sa 2:11, yung mga pantas lang ang nagbigay ng regalo. Hindi nagbigay. Ano ba ibibigay ng pamilya? May hirap nga sila. Di ba? Ayan. Ayan. Sebastian Juarez, maganda nga po kay Abayahawa at sa iyo din, Brad. Pasalamatan at purihin po siya magpakailangan. Brad John Bibikito, mapagpalang gabi po sa lahat ng kapatiran kay Abayahawa, purihin at pasalamatan natin siya dahil pinagbukulod po niya tayo muli sa gabing ito. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Brad John Bibikito. Francisco Lopez, magandang gabi po sa inyong lahat. Karina Naba, magandang hapon po mga kapatid ni Abayahawa. Ito ay account ni Mrs. Ko. Rodelio Naba po ito. Ayan. Magandang gabi po na Rodelio Naba. Ayan, nabigyan natin ng yung request ni Brad Balakino ho. Sundan natin naman yung request ni Sister Jing Berte. Ito yun ha. Ito ay pinorward. Ano ba kahapon? O Sunday ba? O tara. O. At 8:49 p.m. Lahat ng church dito closed pa din. Mga tao, lahat dito ay may baril. Kaya kung nagmandatory na yan, dito magkakaroon ng war talaga. Yung mga doctors na nagsasabing hindi maganda ang vaccine sa katawan, kasi puro chemicals ang ingredient at may biochip. Yung mga video nila, dinidelete na sa YouTube para hindi mapanood ng mga tao. Rodelio Naba, di po kaya ng CV ko, may sira ata ang CV ko. Sige Brad, Rodelio. And then, nag-forward ulit siya regarding dun sa 666. Ayan. Merong 666 sa t-shirt. And then sa leg, tato. 666 dun sa balika. Ayan. So ito yung pangalawa na ating bibigyan ng pansinan. Ayan. Binabasa ko lang ko yung pinorward ni Sister Jing Berte. Ano? And then,
Ito ah, sabi nga kanina, yung nag-uusap mukhang hindi mananampalataya, pero kapatiran ng palitan nila. Yan ang makikita namin pag nag-open kami ng website ng US. Grabe, this is it. Kailangan nalaman ang lahat ito. Salam sa info. Ross, ingat ka dyan. Opo, pakisabihan na lang lahat ng kapatiran. Natatakot na nga ako dito. Kasi pag napasa yan, pwedeng-pwede na silang pumasok sa loob ng bahay at ano ito, magpabaksin. So ang pinag-uusapan nila ito yung baksin. Karina na ba? Kasama ko sila. Nakikinig po sa araw na ito. Ang family ko, loobin po ni Bayahawa, mapag-unawa sa kanila. Sister Karina na ba? Magandang gabi sa inyo at sa inyong buong pamilya. Ayan, lobby po ni Abayahawa na magkaroon po kayo ng kaunting kaalaman sa kasulatan. Ano? So pinag-uusapan nila dito yung 666 and then yung vaccine. Tapos nagkaroon ng pati si Bill Gates. Pati si Bill Gates nakasama rito. Ngayon, sabi na isa, kaya nga, ito na ang simula. May tinitest dito na papaya fruit gamit yung test ng positive sa virus ang papaya. Hindi man lang natin naranasang magsinyor. May emoticon na lumuluha. May tinest dito na papaya fruit gamit. Grabe. Ano ito? Chismis. Ito yung mga usapang... So, sabi ni Sister Jean Berte, pwede bang paksain natin? Yan ba yun? So yung mga binasa ko ay galing pag-uusap ng mga hindi mananampalataya. At sabi nga, pero mo, naisama pa si Bill Gates. Ano? Sa lahat po ng mga kapatid sa kapulungan, una, babasahin ko lang mo ito ah. Para kahit pa paano, meron tayong ano, 2.15 ng Hebreo. Ito ang mga taong ito, mga natatakot pa doon sa kamatayan, palibasa nga ho, wala hong espiritu eh. Kitang-kita niyo doon sa palitan ng kanilang paliwanag, wala yung espiritu ni Abayawa. Ha? Tapos nandamay pa ng mga tao. Ultimo si Bill Gates na nanahimik na di umano, promotor daw niyang COVID. Ano pinalalaman ni Bill Gates niya sa COVID-19 na yan? Ha? Nasabi nila, siya daw ang promotor at siya rin daw yung magkakaroon daw ng gamot. Eh, isang malaking kalokohan ho yun. Wala ang kinalalaman si Bill Gates dyan sa COVID o kung anumang salot na dumating dito sa buong mundo. Yan po ay kagagawa ni Abayahawa. Ang may gawa ho niyan ay hindi tao. Sinong tao ang pwedeng gumawa ng bagay na yan? Ilang daan libo na po ba ang namamatay? Yan sa sinasabi nilang COVID na yan. Salot na ho yan eh. Hindi kayang gawin ng isang tao ho yan. Diba? O sino mang bansa. Hindi kaya ho. Kasi nagpapakilala ho siya eh. Pero mo nyo, ilan na yung mga daan-daang libo na? O baka umabot niya kaho ng... Wala akong knowledge kung ilan eh. Kasi hindi na ako masyadong punto sa balita regarding sa COVID. Kasi alam ko na ho eh. Ayan. So dito ho, sa 2.15, ayan. Inan nyo ha, mga kapatid. Para maintindihan natin na kaya si Abayahawa ay nakitulad sa tao, may dahilan. Oh, ayan. 15. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan, ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inaliti ng takot sa kamatayan. Kaya ho yung mga tao
na natatakot sa kamatayan, inalipin. Ano? Ayan. Ayan, teka. Sister Vivian Mana, Shalom po, Brad. Good PM. Evening sa ating lahat sa paikinig ng salita ni Abay Awa. Miliano Mali, welcome po sa Family Naba. Maging pagpapala po nawa ang salitang mga pakinggan ninyo kay Abay Awa. Po ako po yan. Ayan. So dito ho, ang sabi niya, sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Pero mong palayain ka. Kaya po ang isang tao may takot doon sa salitang kamatayan, inalipin ka. No? Nung salitang kamatayan, sa buong buhay mo. Ha? Diba ilang araw na tayo tumatalakay hinggil din sa kamatayan. O, lahat ng tao mamamatay, walang hindi. Si Enoch, si Ladja, namatay. So lahat yan. Diyo ba? Sa Alabo ka galing, uuwi ka rin sa Alabo. So, ano ang ikinatatakot mo? Wala ho eh. Siyempre, natatakot ka kapag wala kang espiritu ni Abay Awa. Kasi talagang ang pupuntahan mo kung wala kang espiritu, talagang libingan lang. Yun lang yung pinaka-ending ng buhay ng isang tao. Ha? Yung ikaw ay malagay doon sa libingan. Yan. Yan natin, oh. Kasi hindi ho tayo binigyan ni Abay Awa ng espiritu ng katatakutan. Oh, pakatandaan nyo. Sa mga kapatid ho, ah. Kaya itong ating pinag-uusapan na ito regarding dyan sa 666, regarding dyan sa vaccine, oh, o yung COVID-19, sa mga mananampalatay ho, passing lang yan. Ah, kasi meron po tayong espiritu ni Abay Awa sa atin na nananahan. Yung pag-uusap nila, yung kwentuhan nila, na andun yung takot. Sabi nga nung isa, hindi pa raw siya aabot yata ng senior. Ha? Ayan. Sumagot si Karina Naba. Salamat po, Brad Emil. Obin po ni Abay Awa. So, doon pa lamang makikita natin yung kanilang pinagkukwentuhan o pinag-uusapan, takot. Takot saan? Sa kamatayan. Samantalang yung mga banal pinalaya ni Abay Awa doon sa kanyang pagkakatawang tao, doon sa kanyang kamatayan, pinalaya yung takot sa kamatayan. Pinalaya na tayo doon. Hindi ba? Diba sabi nga ni Pablo, gusto niyang umalis at sumakay Kristo. Oh, yun lang naman ang naantay ng mga mananampalataya. Para saan? Ba't ikaw ay natatakot mamatay? Anong dahilan? Ha? Meron bang dahilan para ikatakot na ikaw ay mamatay? Ano yung... Eh, alam ko, yung mga reliyon, alam ko na talagang takot siya mamatay. Sa dami ng naipundar na mga yan. Ha? Ayan. 8:15 ng Roma. Sabi niya doon sa mga... Ayan. 8:14 ng Roma. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ha? Yun daw lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi nyo na muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Dato po at tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukukop na dahil dito'y sinisigaw tayo, Aba, Ama, Aba Yahawa. Oh, ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama nating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumulhati namang kasama Niya. Ano? Matagal na mo yan eh. 1980s pa lang yan eh. Oh, yung babago pa lamang kami, talagang nagpapalabas na ng rapture. Oh.
80s pa yon, eh tayo 2020 na, o ilang taon na, ha? O 40. O hanggang ngayon, ganun pa rin yung mga paniniwala ng iba. Ayan. Wilfredo Balatibat, magandang gabi sa lahat ng mga sumasampalataya at tunay na umiibig kay Abay Hawa. So nakita ko doon sa pagkukwentuhan nila, doon sa ipinasa ni Sister Jean, eh wala to. Itong mga ito ay alipin ng takot. Ibig sabihin, wala pang espiritu ni Abay Hawa. Ano? Kasi kung ikaw ay may espiritu ni Abay Hawa, yun ang kamatayan, yun yung ikagagalak mo eh. Kung ba maalis ka na dito sa mundong ito, na isang mundong punong-puno ng kabulukan, oh, makikita natin yung pagkakaiba ng pamumuhay natin at saka pamumuhay ng mga taga rito. Ibang-iba. Di ba? Ayan, yun sa kwentuhan lamang nila. Parang hindi na raw yata aabot siya ng senior. Di ba? Parang ang gusto nila mangyari, yung mamalagi na lang sila dito sa isang mundong, sabi nga, ay punong-puno ng kasamaan. Andito lahat to eh. Di ba? Oo. 8-14, yung binasa natin yun eh. No. Yan natin ha. Second Timothy 1:7. Ang sabi diyan, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos, Abay Hawa, ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. So, wala eh. Kahit saan mo silipin, talagang yung mga mananampalataya, yung mga banal, eh, hindi na sila, kumbaga, natatakot. Ha? Ang liwanag nung Hebreo 2:15, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Di ba? Unang 1:4-8. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ang takot. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Ayan mga kapatid, nakaletra yan. So kapag ikaw pala ay may takot pa, hindi ka pa pinasasakdal ng pag-ibig. At yan ang nangyari doon sa mga hindi mananampalataya. Eh wala nga si Abay Hawa sa kanila eh. Tandaan po natin yung mga nangyayari ngayon sa buong mundo, sa palibot-libot natin. Hindi po tayo kasama dyan. Yung nasa kapulungan na wala yan. Ano? Eh kung dumating na sa atin, yun yung pinakaabangan ng mga mananampalataya. Yung sumakay Kristo magpakailanman. Diba? May nasang umalis at sumakay Kristo magpakailanman. Di ba? Eh kasi yung mga hindi mananampalataya, palibasa nga, walang espiritu ni Abay Hawa ang nasa isip sa mundong ito. Ang dami nilang iniisip, punong-puno sila ng pag-iisip kung ano iniisip. 666, kung sino-sino na yung idinamay dun sa 666. Samantalang sila pala yun. di ba? Sabi ni Brad Emiliano, Revelation 13:16, at ang lahat at maliit at malaki at mayaman, at ang mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin, pinagbibigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang merong tanda sa makatwid ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan.
Kaya yung hayop, hindi ba tao? Yan po ba ay nangyari na, bro? Eh kasi oh, yan sinasabi nga nila yung hindi ka raw, hindi ka makapagbibili kung wala kang pata. Ayan, yung 666. O, eh, matagal na naman nangyari yan eh. Di ba? Lahat naman tao bumibili. At saka kumbaga, wala na tayo dyan sa puntong yan sapagkat tinataka na tayo ng espiritu. Ano? Yan tatak na yan ay sa tao, meaning hindi kapabanal. Ano? Kasi pagka, tinan nyo ha, ang definition ng tao, ano ba ang tao? Ang tao, sinungaling. Ayan. So kaya nga ang tawag doon sa mga pinawag, mga banal na eh. O katulad ng wika sila ng mga anghel. Yun ang description ng mga banal, hindi na sila tao. Kasi pag sinabi mong ikaw hanggang sa ngayon, ay kategorya mo pa rin may tao, eh makasalanan ka pa rin. Di ba? Sige nga. Niyo ba? Tama naman ah. Yan po ba yung nangyari na, bro? Ayan. Para sa kapakanan ng mga nakikinig, diyan sila takot na takot. Ayan. Eh, yung mga natatakot, mga tao yan, kung ikaw ay banal na, binanal ka, niyabayawa, bakit ka ba matatakot? Ibig sabihin, kung may takot ka, eh, nananatili kang hindi mananampalataya o hindi ka banal. O nakagagawa ka pa rin, nakasalanan. Yun lang yan eh. Di ba? Brad Christopher Perez, pinagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal. Suma sa atin ang pag-ibig at kapayapaan ni Abay Hawa. Sa mga sumusubaybay, love you. Paul, Bro Eman, love you. Pakikumusta na itong si Edison, pakisabi po. Umayos yan. Nawala na yata, bro. nawala na sa ating ano. Ayan. Milano Mali Jr., microchips, dyan nila iniugnay. Walang kinalalaman yan. Ano ba yung microchips na yan? Yung microchips, sa pagkaalam ko, parang identification mo lamang na mas madali. Oh, wala namang kaugnayan dyan doon sa sinasabi nilang 666. Yung 666 po ay bilang ng tao. Ano? Eh, lahat ng tao. Eh, kasi nga, hindi ko na yung sarili ko, hindi ko na ikinukonsidera na tao na katulad nung una. Parang ganito lang. Lahat ng tao ay nagkasala. Diba? Lahat ng tao. Kung hindi ka na nagkakasala, matatawag ka ba bang tao? Kasi yung pag-aambing ng anghel na hindi nagkasala. Kasi hindi naman talaga sila nagkasala. Bakit? Hindi naman sila namatay. Kaya ka namamatay dahil nagkasala ka. Yun, di ba? Kaya ang anghel, hindi nagkasala. So wala sila kamatayan eh. Yung mga anghel na nilikha niya, nakasakasama niya. Oh. Eh, hindi sila nagkasala. So wala kamatayan. Di ba? So, ang sabi niya, kagayang wika sila ng mga anghel. Oh. So, hindi na mamatay. Well, yun lang yung mamatay sa'yo. Hindi yung galing dito sa alabok, yun lang yung mamatay eh. Diba? Oh. Pero pagdating doon sa... Kasi bibigyan ka ng katawan eh. Oh. Ayan. Kasama rin natin si Brad Joel Suela, Abayahawa. Salamat po, Bro Eman, at salamat. Diba? So ang kategorya natin ngayon, eh hindi na tao. Kasi pag sinabi mo, lahat ng tao nagkasala, kasama ka pa ba ron? Eh kasi yan 666, lahat ng tao yan eh. Diba? Hindi ka po pwedeng bumili kung wala kang tatak. O eh, diba kayo bumibili? Diba? Ayan, kasama na rin natin si Brad Dandy Salen. Maganda nga po, Bro Emma. At sa lahat ng mga kapatid, kaya bayahawa. Abot pa. Papakakatandaan ninyo na yung mga natatakot, ginamit po yan ng mga reliyon by intimidation, yung rapture, 666,
at saka yung tribulation. Ginamit yan ng mga reliyon para takutin ang mga, yung sinasabi nilang mga mananampalataya. Pati yung impyerno na yan, kasama-kasama yan, magkakasama yan eh. Impyerno, Great Tribulation, at saka yung rapture, 1,000 years. Yan yan eh. Yan ang magkakasama. O yan, yung 666 na yan. Isang ano yan eh, isang, kumbaga, isang, isang programa ng mga relihiyon na may pagpapalabas pa yan eh. Yung dati-dati, yung medyo, yung screen, doon pinalalabas. Yung mga, di ko ba, nangangawala yung mga tao, bumabagsak yung dami. Ayan. May nasa parke, bigla na lamang mawawala yung tao, and then, yung kanyang dami, bumabagsak. Ayan. Eh, puro yan, puro mga invento lang po yan. Walang ganyan. Lahat yan, inimbento ng mga reliyon. Anong dahilan para inventohin nila yung ganung bagay? Eh, siyempre, sa pera. Sa pananalapi. Yun lang po yun. Wala namang iba. Diba? Yan daw pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ayan, anong nangyari? Oh. Kaya anumang dumating dito sa mundong ito, sa buhay nila. Kasi nila yan eh. Baga wala na tayo dito. At hindi kasama tayo. Para lang doon sa bayan ng doon sa Israel na nasa Gosin sila, yung Ehipto, lahat ng salot, dinadala, pinadadala. Pero yung mga Israelita na doon sa isang lugar, wala, ni isa man lamang. Hindi sila nakatikin ng panong ipinadalang sampung salo. Yun ang dapat natin makita, mga kapatid. Kaya ho itong ating ginawang paksa na ito ay para sa mga kapatid. Kasi yung pag-uusap nila, pag-uusap yan ng mga hindi mananampalate. Yung mga natatakot sa baksine yan. Ba't ka naman magpapabaksin? Di ba? Anong dahilan? Kaya kung yung mga nagpapabaksin yan, takot mamatay ang mga yan. Di ba? Hindi nila alam, yung baksin na yun, yun talaga yung papatay sa kanila. di ba na umugong yung ano, na isang senador o ilang senador yun na nagpabaksin na. Bakit sila nagpabaksin? Takot silang mamatay. Hindi nila alam, yung baksin na yun, hindi yung papatay sa kanila. Sapagkat pinasukan mo eh. Ha? Pinasukan mo yan ng unknown o foreign na object. Yung katawan mo. Di ba? Milan Umali, aral ng iba't ibang sekta, 666. Si Papa sa Roma daw, meron din nagsabi, si Felix Manalo daw. At marami pa silang na name drop. Ano po ang masasabi niyo sa kanila? Eh, lahat yan eh. Lahat yan. Siyempre, yung reliyo na kalaban mo, o katulad halimbawa ng Katoliko, kalaban ng ADD. Nung una, sabi ni Badeli, yun daw 666, yung Papa sa Roma. After 10 years, nag-iba ng ihip. Hindi na raw yung Papa sa Roma. Di ba? Yung iba naman, si Nero, nung unang siglo, yung 666. Dahil dun sa bilang ng kanyang pangalan. Yung iba naman, si Felix Manalo, ang ginawang 666. Eh, makakalakalaban sa reliyon eh. Eh, ano ba nakasulat doon? Di ba? Tingnan nga natin. Yan ho, isa lahat ng tao eh. Ayan, tingnan natin. Yan niya, doon sa strong. Ayun. Sabi niya, here is wisdom. Let him that had understanding count the number of the beast. Yan. For it is the number of man. Yan daw bilang nung hayop ay siyang bilang nung
man. M yung man. May lalagay ko sa screen, ha? And his number, 603 score and 6. Sana magkasya para makita niyo. Ayan, andyan si Brad Dandy Salem. Baka sana magkasya. Nakaw ay 257 eh. Hindi kasya. 200 lang. Di bale, kukunin ko lang yung ano ha. Kukunin ko lang yung, hindi, pagdudugtuin ko na lang. Kunin ko lang muna yung man. Yon, man. Ayan na. Nakikita niyo ba sa inyong screen? Ayan, Revelation 13:18. Yun hong nasa dulo, man, G44. Ayan. Ah, dalawang putol. Ayan. So, ayan ha. Kinuha ko yung ayan. Para makita ninyo. Ayan. So, kunin ko muna ho yung man, G44. Ayan, G44. Ayan. Oh, ayun, nagkasya. Ayan. Tingnan nyo, ah. G444. Ayan. Ayan, ah. Ayan. So, ang nakalagay is anthropos. Ano naman yung anthropos? Ito ay galing doon sa salitang G435. Ayan, aner. A primary word, compare G444, a man, properly as an individual, male. Yun daw kung pinanggalingan niyang anthropos ay yung aner. Na ang ibig sabihin ng salitang aner, a man, properly as an individual, male, fellow, husband, man, sir. So, man, yung nag-iisang lalaki, man, husband, man, sir. Yun hong G44, galing sa G435. Ayan. Ano naman ho yung anthropos? Ito, yung anthropos naman, ang ibig sabihin niyan, man-faced, that is, human being, certain man. Ano ibig sabihin ng human being? Eh kasi doon sa aner, lalaki. Pag sinabing human being, aba, ay lalaki, babae yan. Ayan, di ba? So malaki ang pagkakaiba. Ngayon, kaya ko sinasabi kanina, eh hindi na ho tayo kabilang dyan. Doon sa hayop. Saan pa? Doon sa... Kasi yung 666, ayan, oh, ibig sabihin, mga tao, Brad, lahat human being eh. Ayan. Pag sinabing anthropos, lahat yan. Ng tao. Ngayon, ang tanong, yung bang nasa kapulungan, kabilang dyan, hindi na po. Wala na po tayo dyan sa bagay na yan. Sapagkat tayo, hindi mo na ituturing na tao. Diba? Ano sabi niya? O, sino man ang nakay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ang kanyang pagkatao. di ba? Di ba tama naman? Ikaw ba, maituturing ka ba ng tao na isang makasalanan? Ha? Di ba, hindi na. Kaya nga, katulad tayo ng ano eh. Tinan nyo ha. Kaya po ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Ibig sabihin, yung kategorya natin sa ngayon, doon sa mga nasa kapulungan, ay hindi mo na maituturing na 666. Yung 666 ay para lamang doon sa mga tao o hindi mananampalataya. Yan 666
ay hindi tayo kasama dyan sapagkat hindi na ang kategorya natin ay katulad nila. Nakuha po ba ninyo, mga kapatid? Hindi na. Ang tao ko kasi sinungaling, makasalanan. Di ba? E tayo hindi na. Ang tawag nga ho ni Pablo eh, sa mga banal na nasa Corinto, sa mga banal na nasa Epeso. Iba na yung kategorya ho natin. Ba't mo ilalagay yung sarili mo sa kategorya nila? Di ba? Ayan. Nagbibintang pa sila eh, isa pala sila kasama sa 666. Sila yon. Hindi tayo kabilang dyan. Wala ho yan. At saka pagkakatandaan nyo, sinulat ni Juan yan noong unang siglo. Ngayon, kung halimbawa, inaangkin nila, eh kasi, hindi naman nila alam na sila yung 666. Di ba? Kita ninyo, meron pa nga nagpalagay dito eh, 666. Tapos may nagpalagay dito sa liig, 666. So, talagang inaangkin nila yung 666. Eh kasi nakasulat din naman sa kasulatan eh. Sila yung anthropos. Diba? Bilang. Karina na ba? Tama po, brother. So, yung mga nasa kapulungan, hindi na kasama dyan sa sinasabi nila. Bakit ano ikatatakot mo? Yung tatak-tatak nila na yan, eh, para sa kanila yan. Wala tayong kinalalaman dyan. Iba yung tatak natin. Yung tatak natin, yung espiritu ni Abayawa. Nasa atin yung tatak na yun. Di ba? Oo. Eh sila nagpapatatupa eh. Di ba? Inilalagay mo yung 666 sa noo mo. Sa liig. Di ba pinatatato ni Len eh? Sabi doon sa pangalawang Timoteo 2:19, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Diba? So, kilala niya. Ayan. So, yung ipinarward na sa atin, sabi mo nga, yung nag-uusap doon, mga hindi mana ng palataya. May takot. Eh, doon sa 2:15 sila ng Hebreo, maliwanag doon. Pinalaya ka ni Abay Yahawa doon sa pagkakaalipin sa takot, sa kamatayan. Bakit? Kasi wala nga hong, ang mamamatay na lang ho kasi sa atin ay itong katawang galing sa alabok. Pinangakuan na tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba? O. Yung mga nasa kapulungan. Ay, yung sa labas, tsak na hindi pinangakuan yan. Di ba sinasabi nga doon sa Mateo 16? Babasahin ko. Ito maliwanag ho eh. Hindi nakita ho ito ng marami. Ang nakita nila, yun daw kanilang reliyon yun. Tignan nyo ah. Sabi niya dito, 16:16 na Mateo, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Yahawa siya at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Baronas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo sa iyo ito ng laman at ng dugo.
Nakilala ni Pedro kung sino si Yahweh Shai. O sabi ni Yahweh Shai nung nasinasalaman, mapalad ka, Simon Baronas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Akala nila si Pedro. Hindi o. Yung Pedro na yan, sinasabi niya, eh siya. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking kapulungan at ang mga pintuan ng libingan ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, hindi mananaig sa atin yung libingan. Sa kanila, mananaig sapagkat sila'y mamamatay, eternal death. Sa atin, wala. Diba? Hindi mananaig yung libingan doon sa kapulungan. Kasi walang kamatayan eh. O, paano mananaig yung libingan? Di ba? Ayan. Ayan. Lolita Corsiga, takot na takot po. Eh, halatang wala pong abayawa. Totoo po yan. Basta po yung tao takot doon sa kamatayan, hindi sabihin, wala pa. Wala siyang kaunting kaalaman sa kasulatan. Oh. Kahit konti, dapat meron. Ang dami nito sa akin. Tama nga lang pala, Mr. Emmanuel Umali. Kaunting kaalaman lang pala sa kasulatan ang alam mo. Eh, binabalikan ko naman. Eh, okay lang naman talaga. Kahit konti meron. Eh, ikaw. Meron ba? Ayan. O, di ba katulad nung tinan nyo ang lakas ng loob niya na sabihin niya na ang Pilipinas offer. O yan, no? Nandito pa ba? Nandito pa ba? O nawala na yan tayo. O nawala na. Ayun. Edison Gonzales. O baka nariyan pa. Ang lakas ng loob niya. Nano. Pero mo sabihin niya na Indo-Pilipinas yan yung offer. Tapos nung tinatanong natin, panoorin daw yung video ni OHC. Di ba? Ang ibig sabihin lamang, ganito lang mga kapatid. Ibig sabihin, si OHC pala, hindi rin talaga marunong magturo eh. Doon sa kanya nasasakupan. Kasi kung alam, kung marunong talaga yung magturo doon sa kanya mga nasasakupan, nasasagot eh. Simple lang eh. Yung tanong, bigyan mo ako ng talata na ang opera ay Pilipinas. Ah, diba? Kasi pinanindigan niya na yung opera Pilipinas. Ibigyan niyo ako ng talata. Meron ba? Di ba wala? Ano yung invento? Yan yung dagdag. Ngayon, mga kapatid, matatakot ka ba sa kamatayan? Ha? Kung nananahan sa iyo si Abayawa, yung nananahan sa iyo sa akin, yan yung nagbibigay ng buhay. Ha? Pumapatay yan, nagbibigay ng buhay. Di ba? Dati tayong patay, binuhay niya. O di nagbibigay ng buhay. Yung nagbibigay ng buhay, nananahan. Kayo ang templo. Ah, ng Espiritu o ni Abayawa. Ano'y katatakot mo? Ano'y katatakot mo dyan sa vaccine na yan? O yung mga sinasabi nila, mga chismosa lang mo yung mga yan. Nagpasalinsali nila yan. Biro mo, pati si Bill Gates na wala kinalalaman dyan sa COVID-19 na yan. Pinagchismisan. Di mga chismosa lang mo yan. At yung iba naman, na ang wika ay nagbabasa ng kasulatan, napaniwala rin naman. Di ba? Lolita Corsiga, kapag may Abayawa sa puso po natin, hindi na po tayo magugulat o matitinan. Opo! Eh kasi nga, nananahan yung bumubuhay sa atin eh. Nanaan sa atin yung bumubuhay. Paano ka matitinan niya? Di ba? O liwaliwanag nung binabasa natin. Di ba? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang Espiritu, 1:6. Babasahin ko.
sa laman. Tignan nyo ha. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Yung Espiritu na yun na bumubuhay na sa atin. Diba? O. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. O. Datapwat, may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya sa pagkatalastas ni Yahweh siya ay buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakalulo. Kaya yung may takot, hindi mananampalataya. O yan pa isa, Mark Magno, manood na lang kayo sa dating daan. O, Mark Magno, meron ka bang nabasa na sinabi ni Pablo na dating daan? Bigyan mo nga ako ng isang talata. Pangalawa ka na, baka mamaya si Bad Ellen naman ang ituro mo pag may nagtanong sa iyo at di mo na. O ayun, tanong ko ha. Mark Magno, bigyan mo nga ako ng talata. Ha? Na nung unang siglo ay ang dating daan ang ipinangaral ni Pablo. Sige nga, isang talata lang. Ah, isang talata lang, Mark Magno. Pero mo, sabi mo, manood na lang kayo sa dating daan. Ayan o, meron nagpapatotoo sa iyo. Reverisa Shirley, Mark Magno, galing nga ako diyan. Umalis ako ah. Hindi ako nakaramdam ng kabanalan diyan. Puro panlaman ang ginagawa diyan. Ayan. Sabi ni Mundo Mali, Mark Magno, pinapanood mo kami eh, bakla yung mga nangaral ninyo. San tayo diyan? Ayan na. Ayun o, Mark Magno, isang talata lang. Bigyan mo ako. Isang talata lang ha, ipinangaral ni Pablo ang dating daan ng unang siglo. O yan, pagka nabigyan mo ako. Dinala ba ni Jacob yung ang dating daan? O ng mga Israelita ang dating daan? Dinala ba ni Abraham yung ang dating daan? O yan, o. Yan ba yung samahan ng mga alagad ng unang siglo ang dating daan? Bigyan mo ko lang isang talata lang. Isa lang. Isa lang. O gaya nung hamon ko, doon kay, ano pangalan niyan? Edison Gonzalez, isang talata rin lang. Sa kanya kasi, yun daw per Pilipinas. Sa iyo naman, dating daan ang dating daan. O sige, bigyan mo ko ng talata. Oh, na yan yung pinagsama-samahan nila nung unang siglo. Nilumali, Mark Magno, ano naman ang matututunan sa dating daan? Ang Diyos niyo may puwet. Ayan na. Diba? Oh, ayan, katulad niyan, Diyos may puwet. Saan niyo nabasa yan? Emiliano Mali, bro, baka padaluhin ka sa apalit niyan para makausap mo si Bad Eli at siya ang sasagot sa tanong mo. Hindi naman naharot yun eh. Pwede naman yan bro, dito o live. Pero hindi na natin gagawin yun eh. Ayaw na natin. O ito, katulad nito. Kung si Bad Eli, kung si Bad Eli ay talagang marunong magturo dun sa kanyang mga miyembro, masasagot yung tanong natin eh. Dahil, di ba siya yung teacher? Oh. Mr. Klo, saan dating daan isang tao lang matalino? Si Bad Eli lang. Karina na ba? Pagbubukas. Mark Magno, ang pagsunod kay Abay Ahawa ay ang pagbubukas ng karunungan. Dito kasi sa kapulungan, kaunting kaalaman lang eh. Sa kanila, pantas sila eh.
Ayan. Diba? Eh, patulad na lamang yan eh. Biro mo, yung Diyos nyo may puwit. Rederisa Serre, dito Mark Magno, walang abulo yan. Busog ang kaluluwa mo ng aral ni Abayawa. Ayan, totoo yan. Jinky Berte, Mark Magno, konting kalaman mula sa kasulatan nga lang, pero punong punto may punto kami ang totoong nagbago. Ayan. Diba? Pero kung gumamit kayo na ang dating daan, ang dami-daming word o words ng kasulatan, bakit yung ang dating daan pa ang kinuha ni Batelli? Ano? Di ba niya nakita yung ang dating daan? Nabulag ba siya dun sa ang dating daan? Hindi niya alam yung ang dating daan. Nilakaran niya ng mga masasama. Biro niyo, pinanauli niyo yung masama. No? Tapos ngayon, ipinagmamalaki niyo. Di ba? Eh yan yung nilakaran ng mga masasama ang dating daan. Ayan, o Mark Magno, nasaan yung tanong ko? Eh, nasaan yung sagot mo pala? Ayan. Sister Lolita Corsica, hindi na po natatakot ang mga anak ni Abayawa. Tama po yan. Kasi nga, yung espiritu na nagbibigay buhay na sa atin, nananahan. O, ano, ikatatakot mo? Anytime. Sabi ko nga sa inyo, ako, anytime. O, eh kasi ipinaunawa na sa akin, ipinaunawa na sa bawat sa atin, no? Na pagka tayo namatay, itong galing sa alabok na ito, talaga namang hindi mananatili ito, ay yun naman yung time na ipapalit naman yung katawang wala ng kamatayan. At sa Panginoon tayo magpakailan-kailan. Yun yun. Di ba? Eh, mas mamatamisin ko yun kaysa rito. Dito, ang daming ako eh, daming problema rito. Sa mundong to. Dami. Tinanin nyo, yung mga namumuno sa mundong ito, sila yung maniniil. Samantalang si Abayawa bilang isang Elohim, hindi siya maniniil. Siya yung pag-ibig. Di ba? O. Biro mo, aalsin tayo dito sa mundong ito. Ha? Mundo ng kabulukan. Yeah. Nawala na si Mark Magno. Sino pa kaya? Dalawa ngayon ng ano ha? OHC at sa ADD. Ayan. Ay, maganda rin naman. Kayo pong mga nasa reliyon, kami po ay welcome po kayo. Hindi naman po ibig sabihin ay makatulad nung sinasabi nyo. Kayo po kasi yung nagbigay ng ano eh. Tinan nyo, sabi ni nung isa, ayun daw offer ang Pilipinas. Ha? Sabi nung pangalan to, Edison ba yan? And then sabi naman ni, you know, ni Mark Magno, ano sabi niya? Manood na lang kayo sa ang dating daan. Eh, ba't mo panonoodin ang dating daan? Eh, basura yung... basura yung sinasabi ni Batelli dyan eh. At tinan mo, Mark Magno, kung hindi basura yan, saan mo nabasa na ang Diyos kwet? Oh. Diba? Tapos walang tuhod. Edmundo, hindi ba kayo nag-iisip, Mark, sarap buhay ng mga ngaral ninyo nasa ibang bansa, tapos kayo puro pagsisinungaling gagawin nyo dito para maipadala ninyo kay Bad Eli na likom yung salate. Eh, hindi nila naiintindihan yan eh. Yun nga yung sinasabi natin, yung pagiging bulag na tagasunod. Nakasulat kasi yan. Diba? Hayaan nyo yung bulag. Ang inaakay bulag din, mahuhulog kapwa sa hukay. Ibig sabihin, yung umaakay bulag, pati yung inaakay bulag. Tingnan nyo, makikita nyo eh, yung tanong natin, mga simpleng tanong lang eh. San mo nabasa? O, oh, diba? Anong talata? Si Brother Ernel Priagola, tingnan nyo, nagtatanong siya eh, oh, san nyo nabasa? Hindi na makasagot yung tinatanong.
Ganun lang kasimple. Oh. Kaya nga dito sa Kapulungan, pinakamahirap sa lahat yung mag-iimbento ka ng aral. Kasi pagka nag-imbento ka ng aral sa Kapulungan, kitang-kita ka agad. Kaya hindi po pwede dito yung imbento. Inimbentong aral mo. Halimbawa, yan daw mapait ang palaya. Bakit ang palaya lang ba mapait? Hindi naman na. Yung bang Pilipinas, maraming pulo. Pilipinas lang ba maraming pulo? Kaya ang dami dyan sa pagilid-gilid ng ibang bansa. Singapore, ang dami dyan pulo rin dyan. Taiwan, ang dami rin pulo. Reverisa siya, ang lumalabas sa bunganga ni Soriano, puro bad words. Tapos sasabihin salita daw ng Diyos. Tama yan. Hindi naman salita ni Abayahawa yung lumalabas kay Bad Eli. Galing sa kanya yan . Yung mga lumalabas kay Bad Eli, kaya nga Bad Eli yan . Masamang salita. Diba? E yun lamang tratuhin mo yung ayan, sabi ni Mr. Klo, Isuriano lang daw ang nakakaunawa sa Bible. Sabi niya. Pero pagdating sa kasulatan, ay, bulag siya. Siya lang naman yung may sabi na, no? Kaya yung mga membro niya, ang may sabi. Sabi ni Mr. Jinky Berte, Mark Magno, dito ka na sa Kapulungan namin. Dahil walang abuluyan dito. At dito, meron kang peace of mind. At bawat isa ay nagmamahalan. Ayan. Yan lang isang patotoo na pero mo, yung isang nangangaral, hindi hinihingi ng abuloy o abuluyan. Ganun nyo. Doon lang makikita na natin . Ano ba yung naging bunga? O sa kanila, talagang humihingi sila ng pakaliwat pa kanan . May patalikod at paharap pa. May bunga. Anong bunga? Di yaman. Palibasa nga, wala naman tayong hinihingi. Anong yaman ang maipapakita natin? Talagang wala. Di ba? Ganun lang yun. At saka talagang si Abayahawa yung nagbibigay. Yan. Buhay na buhay talaga si Abayahawa. Kumbaga, naranasan ng bawat kapatid si Abayawa sarili yun, wala basa ngayon nasa laman, wala namang espiritu . So doon sa naging usapan, balikan ko lang ha, doon sa mga naging usapan, doon sa ating tinalakay, lahat sila nasa laman, wala silang espiritu ni Abayawa yung 666 na binabanggit dyan, hindi tayo kasama. Hindi na tayo kasama dyan. Iba yung kategorya natin sa kategorya nila. Diba? Merong banal, hindi banal. May masama, may mabuti. Diba? May liko, may tuwid. Iba yung kategorya ng mga banal. Kaya sabi nga ni Pablo, sa mga banal na nasa Corinto, ba't ganun ang pagkakasalita ni Pablo? Sa mga banal na nasa Epeso. Ba't ganun? Kasi nga, hindi na niya ibinibilang yung sarili niya at maging yung nasa Kapulungan, nakasama pa. May iba na tayong kinalalagyan . Pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Iba yung kategorya ng mga banal sa tao. Pakatandaan niya. Kasi once na ang kategorya natin as tao pa rin, lahat ng tao nagkasala. Kasama ka pa tayo doon? Hindi na. Binago nga tayo. Ayan. Parang bumilis ang oras. Gawa ni Edison Gonzales at Matt Magno. 7:50. Oo nga, hindi na malayo. Naka isang oras na po tayo at 29 na minuto 57 segundos na. Ayan. Jinky Berte, love you all. Love you, Brad Eman. Love you too, Sister Jinky Berte. O ayan, mga kapatid.
Dalawang request yung ating naging talakay ngayon. Tapos may pumasok na OHC at saka ABB. Oh, nagkaroon na naman tayo ng kaunting kalaman. Doon sa mga kapatid natin, ano, simple lang yung naging tanong, pero wala naman sila na isagot. Di ba? Katunayan lamang yan na meron tayong espiritu, niyayawa sila wala. Isang malaking katunayan, ano? Oh, simpleng tanong, walang naging kasagutan. Pero mo, ituturo ka kay OHC. Eh si OHC, nuknukan ng sinungaling. Ni hindi nga niya rin masabi o masagot yung tanong. Nagtanong na ako kay OHC, mga kapatid. Hindi niya nasagot. Ganun lang mo yun. Sa eskwela, ano, di ba, yung teacher. Eh, yung teacher naman talaga nagtuturo yan eh. Yung teacher, di tinuro niya yung lesson o yung aralin. Ano, siyempre, yung mga estudyante. Yung mga matatalino na estudyante, once na, nakuha nila yung aralin, so, nasa utak nila, nasa puso nila. Magtatanong ngayon si teacher, sabi ni teacher, oh, sino nakaalala nung ating aralin? Siyempre, yung mga alam, nakataas ang kamay. Di ba? And then, siyempre, yung mga hindi, ang gagawin yan, nakayuko. siguro alam ito ng mga kapatid natin na mga nagsipag-aral. Lalo yung hindi nag-aaral, oh, yung pagpasok, pasok baon, halimbawa, di tapos na ng ano, uwi na. Mga ganun ba? Wala, hindi nagbubukla talaga. Ang ginagawa niyan, doon sa pinakadulong upuan. Di ba? Hindi po pwede sa harap yan. Ay, yung mga matatalino ba, nasa harap yun. At, kumbaga, ano sila sa pahiginig eh. Yan, ganyan din. Tinan ninyo, isang tanong. Kung marunong magturo, yan si OHC, dun sa kanyang membro, dapat nasagot tayo eh. Si ano rin, si Badeli rin. Kung yan talagang marunong talaga yan si Badeli, na nagtuturo or pantas talaga, o dapat nasagot din yung ating tanong. Pero bakit hindi? Hindi nila sagot. Eh kasi nga, kung konting kaalaman lang yung nasa atin eh. Siguro, lalo na dumami yung kaalaman natin, di lalo na, di ba? Konting kaalaman pa lang yung nasa atin eh, hindi na makasagot eh. Karina na ba, si OHC siya, Washay, inahaling tulad sa anghel na mataas na rank daw sa mga anghel na inilagay ni Yahweh daw. Eh, puro daw yan eh. Tsaka wala, bira mo, gawin mo lamang anghel si Yahweh siya. Naku po. Di ba? So, yun po, mga kapatid, ha? Sa ating GC. Ano na tayo? 780 na. Sinuwa na dito sa ating GC. Ayan. Mm-hmm. Ayan. Si Sister Jean Quindoberte, Sister Lolita Corsiga, Brad Dan Disalen, ayan. Teka. Ayun, nailagay na ni Brad Dandy yung ano, yung aking nilagay diyan sa YouTube monitor. Ayan, nandiyan ako. Man paste the human being, translation certain man. Ayan, pagka nandito si Brad Dandy Salen, na ilalagay niya. And then, ayan, si... Sabi niya, magandang hapon po mga kapatid kay Bayhawa, 6:30 or 7 p.m. po ay ako nag-out kaya po hindi ako makasabay mo. Sister Loren Paulan Fernandez. Sino pa? Si Brad Basti, si Brad Rodelio Nava,
Sister Lori Calderon, Sister si Brad Alex Salgado, si Brad Carlo, ayun, yung ating mga nasa DCO. Mm-hmm. And then, sa ating live, ayan, Belpredo Balatib, at salamat kay Bayhawa na ginagamit ka para magkaroon kami ng kahit kaunting kaalaman, pero punong-puno ng karunungan mula kay Bayhawa. Ayan. Hindi lang ako nila makuha yung salitang kaunting kaalaman sa kasulatan. Kaya, sabi nga niya, tama sa iyo, Mr. Emmanuel Umali. Kaunting kaalaman nga lang. Hindi lang nila makuha eh. Ayan. Eh, yun ho kasing pinanggalingan ng kaalaman natin. Di ba? Kasi galing, yung salitang kinukuha natin, yung binabasa natin, galing sa kanya eh. Hindi lang nila mag-gets yung salitang kaunting kaalaman. Di ba? Eh, samantalang yung pinagkunan natin, yung pinaka, ano, talagang, ayan, Brad Edmond Dumali, Sister Reverisa Shelly, Sister Gina Makoko, Brad Emiliano Umali, Sister Jinky Bepe, Brad Ezekiel Umali, Brad Ramon Recto, Sister Cristina Juarez, Brad Melchor Pasis, Sister Lori Calderon, Brad Mel Umali, Sister Lolita Orsiga, Sister Shirley Abrera, Ricardo Quaresma, Brad Alberto Palado, Rosely Bandoho, Sister Chris Jumper, Edison Gonzalez, salamat ha, at ikaw ay nakasilip dito sa maliit na channel na ito. Brad Fortunato Juarez, Brad Balakino, Brad Arnold Makoko, Brad Randiliano, Brad John B. Dikito, Brad Francisco Lopez, Sister Karina Naba, yung Sister White ni Brad Rodel Naba. And then, Sister Vivian Mana, Wilfredo Balatibat, Brad Christopher Perez, Brad Joel Suela, Brad Dandy Salen, oh, salamat din, Mr. Mark Magno. At kayo ay napunta sa maliit na channel na ito. Mr. Klo. Karino Naba, tulad po yun ng mustasa yung KKK. Tama yan. Yan, talinhaga ni Yahwash. Diba, yung mustasa, maliit. Sabi nga nila, pinakamaliit. Pero hindi siya yung pinakamaliit talaga. Pero maliit talaga. Pero, hindi nga lang nila na nakikita ho yun. Ayan po, mga kapatid. Ah, November 30 po tayo, 2020. Katapusan. At kung lulabing po, bukas, pasimula ng araw ng Disyembre, so patuloy lang po tayo doon sa pagsubaybay sa YouTube Live, Kaunting Kaalaman sa Kasulatan. At patuloy na kalooban ni Abayahawa ang siyang mahayag sa bawat isa. Maraming maraming po salamat sa mga kapatid sa GC. Salamat din po sa mga kapatid dito po sa live monitor. At sa lahat po ng ating naging bisita, maraming maraming pong salamat sa inyo. Oh, hindi nyo man ako nasagot dun sa aking mga tanong, okay lang yan. At least kayo po ay naging bisita po namin sa isang maliit na channel na ito. Sa mga sumusubaybay sa maliit na channel na ito, maraming maraming pong salamat. At lobin po ni Bayahawa na kayo man ay makasama namin, buksan din kayo ng pag-unawa. Ano po? Kumbaga, narito po yung kasulatan eh. Kung yung binabasa ng inyong founder ng reliyon,
tingnan po ninyo, tingnan po ninyo kung tama ba yung sinasabi nila, huwag po tayong magtiwala sa tao. Sumpahwa, abutin natin yan. Lolita Corsiga, kuhang-kuha po. Bro, maliwanag na po sa sikat ng araw. Maraming salamat, Sister Lolita Corsiga. So, doon po sa ating mga subscribers, maraming pong salamat. Oh, uti-uti lang yan. Christopher Perez, bro, salamat po muli. Love you ulit. Salamat din, bro. Love you ulit. Love you too ulit. Yan. Ayan, maraming pong salamat sa ating mga kapatiran, kapatid. Salaman sa pananampalataya at sa lahat ng inaabot ng maliit na channel ito. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Muli, sumating po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Awa, isang magandang gabi sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong lahat.